Alright, what's up? So, andito tayo sa shop ni Raymond, ano? So, nakita niyo naman sa title ng ating video ngayon, mag-upgrade na tayo nung DT. So, may mga papalitan na tayong parts, papagandahin na natin siya para maging trail ready na siya para sa akin, ano? So, yan, no? Sinisimulan ni parang Raymond yung ginagawa namin. So, mapakita ko muna yung mga issue niya. So, actually, good running condition naman yung motor. Kaso, naka high speed siya. Ang sprocket combination niya is high speed. So, medyo pangit yan kapag akyata na. So, wala siyang torque. Ano, hindi siya masyadong magbibigay ng torque. So, magpapalit tayo ng sprocket combination. So, ang combination na ipapalit natin mga papa is 1450. Hindi ko alam kung overkill ang 50. 14 by 50. Pero sa bigat ko mukhang sakto lang siya. Ayan o, yan ang papalit natin. Set na yan. May DID na siyang chain. So, papalitan natin lahat. So, sa performance yan. Tapos, papalitan natin ng handlebar. Ito, papalitan na natin to kasi medyo mababa siya para sa akin. Mahirap siyang i-maneuver. Papalitan natin siya ng pro taper. So, yan ang ipapalit natin sa kanya. So, mas tataas yung handlebar niya. So, mas relax tayo ano, sa biyahe, sa mga trail. Okay. So, meron din kaming napansin dito. Parang wasak na yung oil seal ng ano niya, ng fork sa unahan. Pero yung isang piraso lang naman. So, papalitan na natin to. Repair natin yan. Tatanggalin natin yung mga signal light. Tanggalin natin to. Tapos, tanggalin natin to. Mga signal lights niya. Side mirror, tatanggalin na natin. Ang, ini okay lang na yan. Tanggal lang tanan yun. Dynamo na. Okay na yan. So, titignan natin kung tatanggalin na natin yung headlight. So, maganda kasi gumagana pa naman yung headlight niya. Pero, tignan natin kung hindi na muna natin tatanggalin. Alright. Palitan na natin yan. Sprocket. Okay. So, tignan natin mamaya kung ano magiging itsura ng motor, ano. So, tignan natin kung magiging aggressive ba yung andar niya. Lahat. Ay, siya nga pala, papalitan na rin natin ng carburetor. Original ng carburetor ba ko? Kasi yung carburetor na nakakabit dito, hindi siya original. So, meron tayong original na carburetor dito, papalitan na natin. Alright. Let's go. Simulan na natin to. Yan na, nalapat na namin yung ano. Manibela. Ayos. Swak na swak. Mas mataas na siya, ano. Mas komportable na siyang dalhin. Nice. Ito yung dati niyang ano, no, engine sprocket mga papa. 16. So, papalitan namin siya ng 14. Kasi pag 16, high speed na siya. Wala siyang torque. Wala
Okay, so yung dating combination na nakalagay dito sa motor na naka high speed is 14, ay pera ni? 1647 ang combination niya. So ang ipapalit namin combination 1450. So magbabago masyado yung performance ng ano niya, ng muto ng makina. Ano? Sakto talaga. Parang pag-iwa, ano? 50, tang ina. Flying DT. Ano, para wheelie yan. Flying DT. Sirang. Balatik ba lang hindi ko pa pagdakulang sprocket. Buray yun. Hindi ko pa kayo darakulaon kaso order yung kaito. Si mga 520 na. Mga pang? 520 na suko. Si dakulaon ng kadena. Buray ba ang nalang to? Okay. Ayan na. Papalitan na natin yung oil seal ng shocks niya sa unahan. Ito yung ipapalit natin. Oil seal. Pero nga, hindi ko hali bago ng kapot. Ito yung pagkiling ko ba yung seal niya? Nag-aroon na si puso niya. Grabe na itong isirong na daw bilang anong 50. Kastahan siyang inatake naman mo rin. Nado mo. Fork oil ng Petron. Pero ang ginagamit ko dyan, dua. Nakabit na siya. Okay, so ito yung tinanggal nating carburetor, no. So hindi siya yung stock niya. Replacement na siya. Tapos tingin namin dito nanggagaling yung hindi kasi pag chino-choke kasi siya, hindi siya gumagana. Ang choke niya hindi gumagana. So kailangan mano-mano ang pag-choke mo. So pang ito. So pinalitan na natin ang stock. Sabi mo na ba? Try. Kanan, ito bangunin.
Ano? Morado pa di. Iba ang power niya, ano? Ayun kapos. Mayroon nga ng carb niya. Ang problema talaga, si overflow. Maribigin ng repair kit. Ayun na siyang kapos pa di. Mawili pa di siya, ano? Oh, shout out ka dali. Isa, si mama mo, batiin mo si mama mo. Shout out po sa mama ko saka sa mga pinsan ko. Yeah, para mo. Francis Ibrahim Brocalis po. Ayun. Oy, majani. Supog man iyo. Dali na, maulog po. Supog ka, majao, dali. Ay, shout out pa po pala sa papa ko na nagmimiyo man po. Nice. Alright, what's up? So, welcome back. So, second day ng ating upgrade dito sa DT125 natin, ano. Okay, update lang, no. So, okay na siya, okay na yung andar niya lahat. Perfectly running na siya. Ang problema namin, nag-overflow siya sa carburetor. Ngayon, bumili ako kanina ng repair kit para sa carburetor kasi binalik namin yung carburetor niyang stock. Inalis namin yung ano, yung nakakabit sa kanyang carburetor kasi hindi siya original. Replacement lang 'yon. Ngayon, niligay namin tong stock carburetor. Meron dito si parang Raymond ng stock carburetor. Ito iniligay namin. Mas maganda yung hatak niya, mas maganda yung performance ng motor. Tapos bumili na din ako ng repair kit para sa carburetor, ayun oh. Repair kit 'yan ng carburetor. Takasago ang tatak. Okay, so day 2 ng ating upgrade dito sa DT. Tapos nakabit na din ni paring Raymond yung headlight niya. So ang tinanggal na lang natin is yung side mirror niya. Hindi na muna natin tatanggalin tong tawag dito, signal light. Tsaka na lang. Kasi kakailanganin ng mga tornilyo. Ang problema, ang mga shop ngayon is sarado pa. So tatanggalin natin 'yan kapag bukas na 'yung mga shop kasi Holy Week. All right. So tignan natin 'to mamaya. Let's go. DT125. So bakbakan na yan mga papa, no? Hintayin nyo na lang yung mga content natin na gagamitin natin tong DT125. Siguro next week may trail na tayo. Next week agad para matry na natin siya. Okay, so huwag nyo na lang kalimutan mag like, comment, share and subscribe sa ating YouTube channel. And then follow nyo na rin ako sa Facebook account ko, no? So abangan nyo yung mga gagawin nating content sa trail site, sa mga trail na magpa-power trail tayo, power indoor, mga ganyan. So abangan nyo na lang, no, mga papa. Let's go. Peace out sa inyong lahat. Yeah.